Malacañang nagpaliwanag sa hindi pagpapalabas ng mga sundalo sa Black Friday protest ng mga anti-Marcos. Si Vic Sumintak sa detalye. Hindi isang uri ng estratehiyang desisyon ni Pangulong Duterte na manatili lamang sa kampo ang mga sundalo habang nagaganap ang Black Friday protest ng mga anti-Marcos. Sinabi ng Presidential Spokesman Ernesto Abella na hindi dapat naisipin ng publiko na ikinulong ni Pangulong Duterte ang mga sundalo para hindi makasali sa anti-government protest. Niliwanag ni Abella na may tiwalang Pangulo sa militar. Magugunitang malimit banggitin ng Pangulo na kung may nagbabalak na ikudita siya ay hindi siya natatakot. Sa mga nagdaang pagkilos para pabagsakin ang administrasyon ni na dating Pangulong Marcos at Pangulong Estrada, laging may sangkot na military officials ang civilian component ng isinagawang anti-government rally. Sir, yung Black Friday protest ngayon, the President ordered all military units or personnel to stay or to be restricted sa mga camps nila. Is this some kind of a loyalty check for them not to join any public protest? I think it's exactly the opposite. I think he trusts the public to be able to handle themselves properly, and he's allowing for democratic protest. Kaugnay nito, tiwalang Malacañang na hindi aabot sa pagkakaroon ng people power para ibagsak si Pangulong Duterte ang Black Friday protest ng mga anti-Marcos. Sinabi ni Presidential Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag na mismong si Pangulong Duterte ang nagbigay ng pahintulot na magsagawa ng kilos protesta ang mga tutol sa ginawang pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Banaag, kahit walang permit ay malayang makapagpapahayag ng saloobin ang mga anti-Marcos kahit abutin pang marito ng isang linggo sa libingan ng mga bayani. Well, we hope not. We pray not because the President has given all protesters leeway, much leeway, no permits na nga. They can air all their, they can ventilate their grievances. They can say whatever they want. It may not be something that would be favorable for the President. It may be something that is against what the President wants, but the President is giving them freedom to do so. And unlimited yan. If they want perhaps to stay there for a week, then so be it. And of course, he asked our military to exercise maximum tolerance, and they should not threaten the protesters para they could freely voice out what they want. Inihayag ni Banaag na inaasahan na rin ng Malacañang na babatikusin ng mga anti-Marcos si Pangulong Duterte dahil sa posisyon nitong dapat ng malibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Vic Samintak, Eagle News, I am 1 with 25.